Sa video na to ay magsisimula ang ating adventure patungong Eastern Visayas. Ang una nating bibisitahin ay ang nakakamanghang rock formations ng Biri Island na matatagpuan sa Northern Samar. Gamit ang ating Suzuki Ertiga, aalamin natin ang proseso ng pagsakay ng barko papuntang Samar at kung magkano ang magagastos natin dito. Sasakay din tayo ng bangka papuntang Biri Island at maglilibot sakay ng habal-habal. Kaya tara, simulan na natin ang kwento. January 1, 2024. Bagong taon, bagong kabanata ng buhay. Mula Tarlac ay maaga kaming umalis para samantalahin ang mahimbing na tulog ng mga tao na nagdiwang ng bagong taon. Napakapayapa ng kalsada. Animo yung senyales ng isang magandang simula. Ang plano namin ay bumiyahe diretso ng Port Matnog para makasakay agad ng barko. Nakapasyal naman na kami ng Bicol noong nakaraang taon, kaya dadaanan na lang namin ito para mahabol ang pinakamaagang biyahe ng barko patungong Samar. Mabilis ang biyahe, kaya maaga kami nakarating sa Matnog Port. So guys, time check 10:37 PM. Bali, dadaan muna kayo dito sa unang-unang checkpoint. Kukuha kayo ng queuing number. Ito yun, yung queuing number. Makita niya may number. Higyan lang kayo ng copy ng ORCR at saka driver's license. Hindi nyo iiwan, so pakita nyo lang yung copy. Nag-photocopy ako, hindi naman pala kailangan. So, ayun. After that, diretso na kayo sa next station. Pagkagaling kayo doon sa may makakuha ng queuing number, diretso kayo dito. So, window 1, kayo unang-unang pupunta, tatulungin kayo kung sasakyan nyo. Ang pinili ko is Fastcat. So, after doon, pupunta kayo dito sa 8, sa Fastcat. And then, mag-fill up kayo dito, name ng mga passengers. And then, sabi ni sir, may mga babayaran pa. So, 14, 18, 20. Okay. Sige, thank you. Nag-buy tayo sa number 40, sa window 14 sa LGU Matnog ng 65 pesos. Tapos PPA Global Port, magbabayad ka ng 30 pesos per passenger. So bali 60 pesos plus yung RRTF. Ayan, yung sa window 19, nagbayad tayo ng 129. Dahil naka 4 wheel tayo, naka kotse tayo, type 2 yon. Type 1, 65 pesos. Yan, I think, sa mga motorcycles. And then, type 3, 258 pesos. Ito naman yun sa mga vans. And then, type 4, baka ito na yung mga bus. So, yun yung mga babayaran. And then, after sa 19, punta ka sa 20 para sa Coast Guard. So, ayun. Maganda naman yung proseso nila, mabilis. Siguro dahil wala rin pila. Tsaka, ayun. Maayos naman dahil sunod-sunod lang yung proseso. So ayun, bali ito na lahat. Lalagay ko na lang sa video yung total na binayaran natin. But okay na tayo. Problema, 1 AM yung schedule nung Fastcat. Kaso tayo palang pasahero. Kaya baka 3 o'clock na daw siya makaalis. Aalis daw siya 3 AM kahit hindi siya mapuno. So ayun, hintayin niyo lang tayo. Bali, ang binayaran ko pala sa Fastcat is 2,194. Ang pamasahin lang talaga is, nang sasakyan, is 1,890. Free na ang isang driver. Pero since may kasama tayong isa, babayaran natin yon. Ngayon, kung ordinary lang kayo, hindi aircon, free yung driver, tapos magbabayad lang ng 90 something pesos yata, or 97 pesos yung passenger.
Kung mag-aircon kayo, which is yung pinili namin, nag-aircon kami, ang babayaran ng passenger is 237. That's per passenger. And then additional na 42 pesos para sa driver. Nag-aircon na kami para makatulog. So nag-park muna tayo dito. Andito yung mga barko. Tapos punta tayo dun sa Coast Guard. Ayun yung final. Okay, so tapos na tayo sa Coast Guard. Nag-fill up lang tayo ng name, vehicle, kung ilan yung pasahero, plate number, contact number, etc. Wala namang babayaran. So simple lang. So punta tayo, balik na tayo sa parking and tulog muna tayo para may energy. Ayan guys, so nakasakay na tayo. It's 4:01 AM. So dito kami sa may premium economy aircon. Ayan, wala naman siyang seating number, so kahit saan pwede kang umupo. Tapos meron silang snack bar. Drinks. Meron din cup noodles. Hi, good morning. Time check, it's 6:54 AM. Nandito na tayo sa Port Allen. Bababa na tayo. Kaya niya ng plan na iwan. Nagsipagbabaan na pala yung mga sasakyan. Boss, pwede magtanong? Sa inyong port papunta sa Biri Island? Libisares. Ah, okay, sige. Thank you. Thank you. Libisares. Tama, Libisares nga. Sa aming paghahanap sa Port Lavezares patungong Biri Island ay naligaw kami. Pero okay lang. Madalas pa nga kapag naliligaw, dun mas nagiging memorable ang experience dahil may mga natutuklasan tayong mga bagong lugar at tanawin. At gaya nga nito, di namin inaasahan na may makikita pala kaming park kung saan pwede kaming tumambay para magluto at kumain ng aming almusal. So guys, dito tayo ngayon sa, hindi ko alam kung saan tong part ng summer. May nakita kaming mga cottages dito sa gilid. And free lang siya. So dito kami park and magbe-breakfast. So ayun, pakita ko lang saglit yung setup natin. Mayroon tayong Blue Yeti doon. Dahil sa Blue Yeti na yun, nakapag rice cooker tayo. Pagsaing tayo ng rice. Gamit tong ating rice cooker. So ngayon may tayong rice and then butane na lang for cooking ng ulam. Wish that I could stay in this moment forever so I can hold you in my arm. I will carry you on my shoulders as long as I'm able. The monsters under your bed, deep and abiding, liking for you is all I need. Until my heart gives in, I will do everything I can for you. So ayan, ito yung sakayan, yung mga bangka papuntang Biri. Tapos may building doon magbabayad 65 pesos yung pamasahe. And then dito tayo
magpa-park for overnight. So hopefully safe naman sana dyan. Malalaman natin bukas. So ayan, itong bangka na to is 25 yung capacity. So hindi kami na, pwede kayo mag-arkila, 15. Bali dito siya sa may Lavesares Public Market. Dito po ba yung sa kwan? Tourism? Okay. Usual alam is pag-Victor proclamation. Mm-hmm. Tapos meron kami kung sa mag-swimming doon. Pwede hindi na doon kami doon. And then, sa afternoon, meron kami sign or sign. Haba-laba lang. Kahit sa rock formation, haba-laba lang. Haba-laba. Yung gagamitin ito is good for the whole day na. Whole day na. Okay. Yung ang rate namin dito is 300 sa haba. Iyan na? Tapos sa third. Per head? Hindi. Ang side two. Okay. Good yung habal, ang sakay ng habal-haba is ano? Dalawa. So, third head. Yung third head is 300. Magaling 600. Saan yun? Dito lang din? Oo. Dito yun. Malapit lang naman mga effects to mga 3 weeks to run. Dito okay. So, malapit lang. Kaya na po namin mapuntahan ng isang biyahe lang? Kasi hindi lahat mapupuntahan yun sa isang araw lang. Gusto nyo talaga lahat ng rock formation mapuntahan yun, hindi nyo maano ng isang araw. Yung rock formation, ito po, yun ano? Opo. Ito siya, yung Magasang, yung Biliat, pero kami Karanas, may Pumuna, may Magsapat. Hindi na kasi isa. Pero kung you have to stick for one, pwede nyo maano sa isang araw. Opo. Yung area na lang. Pero kung sa ano, pupunta kayo ng iba, like sa Magasang, sa Pai, siguro. Depende sa inyo kung yung oras na nipoconsume nyo for that, reformation. Pwede nyo puntahan yung dalawa, pero hindi lahat. Ano yung main na dalawa? Magasang, reformation, and Bella. Ito po, yung Mandu. Yun, punta nyo. Dati kasi, ang kulay na is made of wood. Ngayon, concrete, concrete. Concrete na po ito ngayon? Footbridge po yun. Kung magsa-sunrise kayo, early morning, meron yun. May ibang payment kayo. Tapos kung magsa-viewing, sasa-viewing kayo. Mamayang mga 4:30 to 5. Ibang destination yun, pero gamit yung haba-haba. Mamamasahin na lang kayo. So, kausapin nyo na lang para pinaka-site trip. Sabi nyo, pwede yung punta kami ng Busay. Busay yung pala. Busay para sa trip yung parang na lang pinaka-site trip. Kasi pagka nagbayad kayo ng ticket dun sa may Lavesares, sabihin nyo, dito kayo magbabayad ng EUF na 20 pesos. Tama po, ma'am? Ayun, kasi siyempre dito naman tayo pupunta kaya ideally dito tayo magbabayad. And maliit na bagay lang naman. So, 'yun. Sabihin lang natin na dito tayo magbabayad ng EUF. EUF is Environmental Users Fee. Since dito ay nakapagmotor ngayon, aangkas na lang muna tayo kay Kuya Mikas. Ang haba ng motor ni Kuya Mikas. Kaso yata lima dito eh. Kuya, pwede magdala ng motor dito? Opo, kaya lang po.
Ganun pa rin, babayad pa rin kayo ng Ah, hindi po pwedeng motor namin gamitin, ganun. Sabagay, masaya naman lumangkas dito eh. Yan, si Kuya Mikas ang ating tour guide. So kung gusto niyo siyang makuha, ito yung number niya. Isisave ko din kasi. Ano yung number, sir? 0935-78-42-73-738. Dito tayo mag-stay ngayon sa... Nenas. Nenas Biri Homestay. Tanggal tayo ng chinelas dito. Tatay na sa Japan. Magkano po yung room dito? 1.5. Overnight na po yun. Good for? Good for 2. Tapos aircon na po, ano? Anong floor tayo? Ano po itong mga chinelas dito? Pwede gamitin yun. Ah, okay. So yan pala yung mga indoor sleepers nila. Pwede tayong gumamit. Okay. So, quick room tour. Okay, ito yung bed nila. Ah, may na pa pala dito. So, ito. Good for 3 pala ito eh. Actually, 4. Double lang ito, tsaka yun ito isang single bed. Then, air-conditioned room. Check natin ang CR. Okay. Walang hot and cold, pero okay na rin. Malinis naman yung CR nila. Pagkatapos namin magpahinga saglit, ay lumabas kami para maghanap ng makakainan. Wala na halos tinda sa may karindera sa port, kaya naisipan naming sumakay ng trike para maghanap ng makakainan. Wala! Minadaan na kami dito, Princess Hotel and Restaurant. Tanong lang namin kung pwedeng kumain dito. Ang challenge lang dito, guys, yung makakainan nyo. Kung yung hotel na istayan nyo, gaya nung pag-istayan namin, hindi nagluluto, medyo challenge maghanap ng makakainan. Although, merong karinderya kanina sa may port, pero very limited lang yung ulam nila. Ito, may restaurant pala sila dito. So, magpapaluto tayo. Okay. Ito nga pala ang menu nila. Para magka-idea kayo, magkano ang pagkain dito. Pork binagoongan ang in-order namin, tsaka nagpaluto kami ng itlog. Masarap naman ang luto at sapat na sa aming dalawa ang isang serving ng ulam. So yan guys, sasakyan tayo kay Kuya Mikas sa kanyang habal-habal na napakahaba. So, bibisita tayo sa, ano yung pumunta natin Kuya? Dahil low tide, doon muna tayo sa isang reformation sa Magasang. Kasi hindi tayong pwedeng pumunta doon pag high tide. Okay. Okay. Magasang sige. Muna tayo. Sige, sige. Let's go! So, andito tayo sa may Magasang Rock Formation. Ito yung una nating stopover. Magkaiba yan. So, ito yung Magasang. Ito. Magsapad. Magsapad. Ayun. Yung pangatlo, Makadlaw. Makadlaw yung pangatlo. Yung nagamit namin sa sunrise watching. So dyan yung sunrise. Tapos, pangapat, Puhunan. Ginagawang picnic area lang. Pangapat yun katabi doon, Puhunan. Opo. Yung panglima, yun yung pupuntahan natin ngayon mamaya sa pangalawang bato. Pang na Belat naman. Belat? Belat. Belat. So yung panglima, Belat, isa rin mga rock formations na pwede nyo puntahan. Yun yung pupunta natin after neto. Dito sa Magasang. Madadaanan po natin kuya yung may mangrove. Opo. Yun. Doon sa may Belat po yun. Belat yun. Opo. Yun yung gusto mapuntahan. Yun yung may long bridge talaga. Oo. Ano to? Plano sana dito? Diretso yun sana yan kuya? Diretso sana sir. Kaya lang, pinahinto ng DNR kasi masisira daw yung natural view. Okay. Tsaka yung mga corals daw. Yung Magasang sir, tinawag na Magasang yan
Kasi noong unang panahon, yung gilid ng palibot niyan, puro gasang. Anong gasang? Yung gasang, sir, parang mga ganito na maliliit. Parang mga ganyan. Parang mga corals na maliliit. Ah. Opo, parang ganyan. Punong-puno yan, dati. Parang mga ganito. Opo. Ito yung gasang. Kaya tinawag siyang magasang. Ito naman, magsapad. Kasi siya yung pinakamalapad sa lahat ng reformation. Oh, okay. Pangatlo naman is Makadlaw. Makadlaw kasi maganda talaga doon pag nag-sunrise ka. Makadlaw means araw. Ang Biri Island ay matatagpuan sa Northern Samar. Ayon sa 2020 census, ang Biri Island ay may populasyon na umaabot lamang sa mahigit na 11,000. Maliit lang ang isla ng Biri. Ito ay may total land area na 24.62 square kilometers. For comparison, ang Boracay ay may laking 10.36 square kilometers. Ang Biri Island ay sikat sa magaganda nitong rock formations na hinugis ng panahon at alon. Nakatayo ito na animoy parang bantay ng isla. Ang mga rock formations na ito ay tinawag na Magasang, Magsapad, Makadlaw, Puhunan, Belat, Karanas, at Pinanahawan. Ayon sa pagsisiyasat ng mga geologists ng University of the Philippines, ang mga rock formations ng Biri Island ay may edad na 5 to 23 million years. Ito ay kasalukuyang pinoprotektahan ng Biri La Rosa Protected Landscape and Seascape upang mapanatili ang likas na kagandahan ng isla. Ayon sa alamat, ang Biri Island ay tahanan ng isang napakagandang mortal na babae na nagngangalang Berbinota. Siya daw ay kinuha ng mga engkanto upang gawin siyang kanilang pinuno na nagbunga ng kanyang pagupo bilang isang diyosa. Pakiramdam ko, habang tumatagal ako sa isla na ito, ay para akong isang explorer na nakadiskubre ng isang bagong isla. Kakaiba ang aking naramdaman, pero ang nangingibabaw ay ang excitement ko na makita at ma-explore ang isla ng Biri. Okay guys, dun na tayo next sa Belat. Another rock formation. Tama na kuya? Apo. Dito lang, ang ganda ng daan dito. Thank you.
Good morning, mga pamangkin. Time check, 5:45 a.m. Nag-checkout na tayo sa ating hotel sa Nenas Biri Homestay. Papunta na tayo sa port. Ang sabi kasi sa amin ni Kuya Mikas, mga 6 to 6:30 may umaalis sa daw na bangka. Dito 'yon sa port na to, sa may sa Town Proper. Meron pa kasing isang port daw doon. 'Yun yung mas maraming bumabiyahe, mas madalas. So tapos kapag kainabot daw kayo ng mga 9 a.m. onwards, may hirapan na kayong sumakay specifically dito sa port dito. Kaya maganda, maaga. Ito na. Ganyan lang kalapit yung inistayan namin na inn dito sa port. So ito na yung port. Ayun, wala pang tao. Which is okay lang. Ayan mo nang... Hindi, may nakasakay na yata eh. Ito yung port. Malihintayin nyo lang natin na makasakay tayo. Hopefully, mag-aaga yun. Para makapag-start na tayo sa pag-ikot natin ng summer and late. Ayun, kita na lang tayo mamaya kapag nakabalik na tayo ng Labesares. Guys, nandito na tayo sa Labesares Port. Kinakabahan ako. Iniwan kasi namin yung sasakyan namin dito. Walang security. And dyan tayo nag-park sa likod ng van. So far, di pa natin nakikita yung sasakyan natin. Kompleto pa ba yung sasakyan natin? Kompleto pa. So yan, dito na guys nag-park. Kita nyo, may mga gamit kasi ako sa taas. I think may laman pa naman yan. Tsaka may lock naman yan. Ayun, nailock ko naman. Success! Napakaganda ng Biri guys. So eto, kung pupunta kayo ng Biri, hanapin nyo lang Labesares Public Market. Dito kayo sasakay ng bangka. Ang pamasahe is 140 pesos one way. Kung gusto niyo mag-special, 15. Kayo lang yung pasahero. So yun guys, continue na natin yung ating travel, ang ating loop ng summer trip.